Oh, hi there! What's up mga ka-Axie? Welcome back sa aking channel sa Gacha Weight. Ngayon gusto kong i-share sa inyo yung mga technique or mga ways para makapag-search kayo dito sa marketplace ng Axie na gusto nyong hanapin at paano ba malaman kung tama yung binibili nyo, yung presyo, at ano ba yung mga cards na kailangan nating hanapin. Dito sa marketplace, maraming Axie na nakalist dito, no? Lowest price, makikita nyo na $67 itong plant na to. So, 90, 100. Pero alin ba dito yung mga Axie na magandang bilhin? Depende yan sa budget nyo kung 15,000, 20,000, 30,000. And ano ba yung main purpose na gusto nyong buuin? Kung pang-adventure na Axie or pang-arena? So mostly kapag pang-adventure na Axie, mas makakatibid kayo kasi sa adventure, hindi nyo naman kailangan sobrang lakas na Axie or hindi nyo kailangan maging technical pagdating sa mga build ng cards. Basta meron kayong maayos na team, may konting combo, pwedeng-pwede na yun sa adventure. Pero sa arena, kailangan medyo pag-aralan nyo talaga kung ano yung team na buuin nyo at yung synergy nila. Pag sinabing synergy, ito yung mga cards na nagko-complement sa bawat isa. So dito sa marketplace, kung halimbawa maghahanap tayo ng plant. So yung plant, ito yung kadalasang binibili ng lahat ng player no, sa kanilang team. Mapa-adventure man or mapa-arena, mahalaga yung plant. Ito yung may pinakamataas na base HP, which is 61. At ito yung tank, yung pinakang tank ng team. Pag sinabing tank, yung makunat, yung nag-absorb ng damage. So yung plant may kakahayahan siyang magkaroon ng mataas na shield at mag-heal din sa sarili. So kadalasan sa adventure, napakahalaga nung ano nung tank. Ito yung pag namatay yung tank nyo, susunod na mamamatay yung support or yung mga damage dealer nyo. So kailangan makunat yung tank nyo. So pag maghahanap kayo ng tank, punta kayo sa stats and gusto nyo yung tank nyo makunat kasi halimbawa ito mura nga 67, no? So kinilik nyo yan, makikita nyo yung base health niya 48 lang. So ang maximum is 61. So hindi to pang tank kasi malayo sa 61 yung 48. Kailangan nasa 58, 59, 60 or 61. So 48 hindi siya makunat. Pero yung mga cards niya, makikita nyo, basta lagpas ng 100 yung red na to, 110, 120, 120, 120, more on damage dealer siya, hindi siya tank. Kung gusto nyong tank, kailangan yung shield, itong 40, 30, 30, 30, dapat yan yung lagpas sa 100. Or makikita nyo yung mga skill niya is may mga heal. So ito, hindi siya tank. Plant type siya, pero yung mga card niya pang damage dealer. So kung gusto nyo ng card na pang adventure, pwedeng pwede to kasi lahat ng card niya, no, taas ng damage. Kaya kung ako mag-uumpisa ako sa adventure at okay lang sa akin kahit anong card or kahit anong Axie, pwedeng pwede na tong ano, Axie na to pang damage dealer. Kasi matataas yung damage ng card niya. And sa adventure, hindi nyo naman kailangan magkaroon ng napakagandang set ng ano, Axie skill. Basta mataas yung damage, pwede na yun. Kasi sa adventure, magle-level up naman yung Axie nyo eh. Dadating yung time na magiging madali yung isang stage or yung isang ruin para sa inyo. Kapag lumagpas na yung level niya dun sa ruin level, madadalian na kayo dun sa mga kalaban. So ngayon, kapag naset nyo na yung, ano, yung stats, kailangan pag tank, gusto nyo iset nyo to sa 58 to 61. So pag tinaasan nyo yan, medyo magmamahal ngayon yung mga presyo. So makikita nyo yung pinakamura ngayon na merong stats na ang base HP ay 58 pataas to 61. Naging 131 yung pinakamura. Na $131, $157, $158. So kung ang budget nyo ay nasa 25,000 or 30,000, pasok pa to yung price na to.
157 or 158, kasi sa peso, no, yung 100, tignan natin, 158 halimbawa, so 7,600. So kung budget nyo ay 25 to 30,000, pwedeng pwede yung budget na yan, $158. So ngayon, ano ba yung magagandang card sa plant? Ngayon, kapag nakaklik na kayo ng plant dyan at yung stats ay 58 to 61, pwede nyo ngayon taasan yung pureness. Kadalasan, yung pureness, pag tinataasan nyo yun, mas nagmamahal. Sabihin kasi ng pureness, kapag 6 over 6, lahat ng card ng Axie na to is pang plant lang. 6 over 6, puro plant yung parts niya. Kapag 5 over 6, ibig sabihin, lahat nung yung parts niya, lima doon yung pang plant, kagaya nito, yung mata niya plant, yung ears plant, or yung sa back, yan, plant type. Pero yung bibig niya, no, hindi pang plant type, pang aqua. Tapos yung horn at yung tail pang plant. So makikita nyo rin sa card, pwedeng tatlong card niya pang plant at yung isa nga pang aqua. So the more na tinataasan niyo yung ano, yung pureness, mas nagmamahal. So kagaya nito, 5 over 6, pinakamura ngayon $158. Ayan. So pag ginawa niyo yung 6 over 6, yung pinakamura, mapapansin niyo 206, 209, 211, na wala na yung tigwa $150. Kasi ito, lahat na to, pag tinignan nyo yung card niya at yung mga parts niya, lahat na yan pang plant. Yan. So ngayon, titignan nyo na lang kung ano yung cards na kailangan nyo. Ano ba yung advantage kapag lahat ng parts nila pang plant? Kapag gumamit ka kasi ng isang card na pang plant mismo, may plus 10% yung damage or yung shield niya. So halimbawa ito, no, 60 yung damage niya at plant card ito. So kapag plant axe yung gumamit niyan, yung 60 niyan may plus 10%. Pero kapag ibang card to, pang aqua, walang plus 10% kasi plant axe siya, tapos yung card na ginamit niya hindi pang plant. So wala yung bonus na 10%. So yun yung isang advantage kapag yung mga cards na ginagamit nyo ay akma dun sa type nung Axie. Pero hindi ibig sabihin na kapag may ibang card dito is magiging mahina na. So depende pa rin sa build at sa combo. Hindi porke lahat ito ay pang plant is okay na yung combo niya. So kailan titignan nyo pa rin kung ano yung mga skills. So kagaya nito yung health niya 61 dahil nga pure siya. Ito na yung pinakamataas na base health, 61. So, pinakamakunat na yan sa lahat ng plant na Axie. So, pag ginawa niya yan 5 over 6, depende kung ilan yung health niya. Merong 59, makunat pa rin yan. Basta 58 to 61, okay na siya pang adventure or pang arena. So, titignan nyo na lang kung ano yung skills na kailangan nyo. So, eto guys, kung titignan nyo yung ano yung mga cards halimbawa sa plant type, punta tayo sa plant, ito plant type, di ba? So punta lang kayo dito sa website na to, talagay ko yung link. So plant class, highest HP 61, speed base 31, skill 31, moral 41. So kapag magtitingin kayo sa mouth, halimbawa mouth parts, ayan yung mga sikat na or ano, yung mga matataas na rarity ng card. So kapag nakita nyo tong card na serious, rank A siya. Sabihin niyan yung parang pinakamagandang part sa mouth. Pangalawa yung zigzag B. Kapag C and below, medyo hindi na siya ganun kagandang card, no? So halimbawa sa horn, papansin nyo ang sikat na part ng horn ay yung beech at saka yung cactus at saka yung rosebud. So halimbawa, hanapin natin yung cactus. Bakit? Magandang parts. Click nyo lang tong parts, tapos lagay nyo cactus. So ito yung cactus, no, yung sa horn. So makita nyo, halimbawa ito.
ayan, cactus yung sa horn niya. So kaya maganda siya kasi ito yung parang pinakang damage nung ano, nung plant. Deal 120% damage if this Axie attacks last. So gusto nyo kapag plant type kayo or plant yung Axie nyo, mababa lang yung speed niya. So usually 31. So itong 32 okay na rin, pero 31 yung mababang speed, no? Kaya siya nagkaroon ng mas mataas na speed kasi sa mga parts niya yon. So dahil dito na nadagdagan yung speed niya. Pero kung plant to, magiging 31 lang tong speed. So gusto nyo na siya yung last na turn kasi kapag siya yung umatak sa last dun sa ano na yon, sa turn na yon, magiging plus 120% yung damage. So paano ba yung 120%? So halimbawa yung damage niya sa arena, di ba 110? Ayan. So plus 120%. So, imbis na 110 yung damage niya, magiging 132. Tapos, bukod pa dun, plus 10% pa kasi nga, yung sabi ko nga kanina, pag plant card yung ginamit nyo at plant type yung Axie, lahat ng gagamitin niyang card na pang plant, may plus 10% pa. So, another 10% pa yan dito sa 132. So, yun yung damage niya. So, mataas yung damage na tong card na to. Kaya, isa siya sa mataas na rarity or in demand na parts ng plant type. So ano pa ba yung mga magagandang parts ng plant halimbawa, no? So itong sa back niya, ang kadalasang hinahanap itong pumpkin. Makikita niyo itong pumpkin pag nakita niyo 'yan. I-type niyo lang dun sa parts yung pumpkin or itong bidens. Ayan, bidens, yung parang bulaklak. Remove all debuffs from this Axie. Yung bidens or yung mint, remove all debuffs from a teammate if it's directly in front of this Axie, yung mint na yan. So ayan guys, kung bibili kayo ng plant, hanapin nyo yung may pumpkin sa likod, draw a card if this Axie shield doesn't break this round. So mataas kasi yung value ng draw a card sa arena. The more na marami kang card, mas magagawa mo yung mga combo. So may advantage ka kapag mas marami yung card mo sa kalaban. And ganun din yung energy. Kapag mas marami kang energy, mas marami rin yung chance na makagawa ka ng combo kasi marami kang energy, so mas maraming cards yung magagamit mo. So sa tail, halimbawa sa tail, ano bang magandang tail sa plant? So hanapin nyo lang itong carrot. Itong carrot na to. Yan. Very in demand yan. So mapapansin nyo, no? Pag hahanapin nyo yung carrot na yan sa part ng Axie. Ito, carrot sa tail. Nagtataas yung presyo niya, no? So, meron siyang cactus dahil tinype nyo cactus at meron din siyang carrot. So, $162 yung price niya. $182, $190. Yun, kapag nilagay nyo pa yung pumpkin dito. Ito, pumpkin. Ang mahal na guys, oh, kasi $211 yung pinakamura. Kasi tatlong parts na yung hinahanap nyo. So naka-filter siya na dapat yung mga Axie na lalabas dito meron yung tatlong parts. Kaya mahal na siya. Pero napakaganda nung mga cards na yan. Kaya medyo mataas din yung presyo. Maganda siya sa arena, maganda siya sa adventure. Kung halimbawa alisin nyo yung cactus. Ayan, medyo nagmura, $203. Pero mahal pa rin talaga yung pumpkin kasi nga class S card siya to. Yung pumpkin sa likod niya. Class S kaya mahal. Ito class S yung carrot, medyo mahal din. And yung cactus class A lang din naman siya. Kaya hindi masyadong tumataas yung price kapag hinahanap niyo yung cactus. So ngayon, punta naman tayo sa damage dealer nyo. Halimbawa, ang gusto nyong damage dealer, clear muna natin yung filter. Ayan. So, halimbawa, ang napili nyong damage dealer ay bird. Punta kayo sa bird. Click nyo yan. Lahat ng lalabas dyan ay bird. So, makikita nyo yung pinakamura, $105. $112. So, ngayon, dadagdagan nyo ulit yung pureness sa siguro 5. And check nyo yung price. Tumaas. Naging 112, 134, 135.
Tapos ngayon, dahil sa bird, gusto nyo, nauuna siya laging tumira para pag tumira siya, bago pa makatira yung kalaban, mapapatay nyo na yung target nyo. So, sa stats, gusto nyo yung speed na sa 58-61 or 59-61. Depende sa budget nyo. So, kung 59-61, $134 yung pinakamura. 143, 144. Ayan. So, mabibilis na yan pag chinek nyo yung speed niya. Basta malapit sa 61, okay yon. So, ito 59, diba? So, almost 61. So, mabilis na yung axi na yan. Ngayon, ang titignan nyo kapag damage dealer, kailangan yung mga cards niya, 100 plus yung damage. So, kagaya nito, 75, 25, may isa siyang 120. So, ito yung pinakang damage niya. So, titignan nyo, kailangan at least tatlong card niya, nasa 100 plus yung damage. Itong dark soup na to, maganda to sa arena. Target the fastest enemy. So, kadalasan kapag ginamit mo to, at kinombo mo dun sa ibang card na tigwa 100 plus yung damage, ang itatarget niya ay yung kalaban na mataas yung speed. So, kadalasan yun yung bird or yung ano, yung rep, yung ano, yung aqua, matataas yung speed niyan. So, kadalasan yun yung nagiging target. So, mapapatay mo kaagad yung damage dealer ng kalaban. Pero sa adventure, hindi siya masyadong mahalaga. Kasi sa adventure, di mo naman kailangan targetin kung ano yung fastest enemy. Basta, lahat ng enemy doon, papatayin mo isa-isa. So, tsaka mahinala yung damage nito, no? 25. Pang-target lang talaga siya, mostly ng damage dealer. So, maganda lang to sa arena. So, kung pang-adventure yung hinahanap yung Axie, mas maganda siguro ibang card to. Instead na ganyan, damage na lang din yung 100 plus na damage. Kasi ito mahina lang to, 25. And same cost lang din, 1. So, maghahanap ulit kayo. So ngayon, ano bang parts yung magaganda kapag pagdating sa bird? So punta tayo sa bird. Okay, so sa bird mapapansin nyo, pagdating sa mouth, madalas hinahanap itong peacemaker or yung little owl. Ito, itong mouth na to. Peacemaker, little owl. Ayan, ito yung effect niya. Target the fastest enemy. So itong ang little owl, dark swoop. Maganda siya sa arena kasi tina-target mo yung fastest enemy, which is yung damage dealer ng kalaban. So, kung may bird yung kalaban, yun yung tatargetin mo kaagad. At pagpatay na yung target, may iwan na lang yung mga tank. Ayun. So, kung sa horn, ito yung mga magagandang card. Eggshell at Kestrel. Mapapansin nyo, ito yung design ng eggshell. Kagaya nito, yan. Eggshell yan. Yun yung mga magagandang card. Kasi yan yung egg bomb at yung headshot. Ito. So, ano ba yung egg bomb? Apply aroma on this axe until next round. Mataas yung damage niya kasi 120. At yung Kestrel 130. Pero yung aroma, ang ibig sabihin niyan, kapag kinas na ng axe yung eggshell, yung mga susunod na axe ng kalaban na titira, siya na yung magiging target. So, pwedeng mapatay yung axe nyo. Pero maganda rin yun kapag nagamit nyo sa tamang timing. Halimbawa, mamamatay na yung isang axe nyo. Tapos, tinira lang ng kalaban ng isang card lang. Akala niya tatamaan niya na biglang ito pala yung titirahin kasi nga ginamit mo yung itong eggshell. So, biglang ito ngayon yung naging target. So, hindi niya napatay yung isang axe mo na sa team mo na malapit nang mamatay. So, kailangan by timing din. And ano pa ba yung ibang parts? Sa pagdating sa back, ito yung hanapin nyo. Raven or yung pigeon pose. So, hanapin nyo yung ganitong design. Ito. Yung parang may ano na yan, male, no, letter. At saka itong may black wings. Raven yan. Pwede rin yung Cupid at saka balloon. So, hanggang sa rank B, magagandang card pa yan. Itong Cupid at itong may balloon. So, depende yan sa combo nyo. Tignan nyo nalang yung mga effect. Yan. Pero pag E, D, or C, hindi na masyado, no? So, dito lang kayo magtingin sa S, A, or B. So, sa tail, ang hanapin nyo ngayon yung itong klase ng ganitong tail. Ito, yan. So, post-fight, tsaka Grammas Fan. Ito, yan. Ito, malakas tong Grammas Fan na to, no? 120 damage. As apply chill to target for 2 rounds. So, ano ba yung chill? Yung chill ay
pag ito yung pinampatay nyo sa kalaban, hindi na siya magla-last stand. So, mamaya malalaman nyo kung ano ba yung last stand. Pero pag ginamit nyo, hindi na siya makakapag-last stand. Yan, pag ito yung pinampatay nyo. Ito namang post-fight, itong parang may male nga. Maganda rin siya kasi, inflict 30% of this axis max HP. May bawas sa sarili niya, pero hindi naman mahalaga kasi nasa likod naman yung damage dealer mo. Pero mataas yung damage niya at zero yung cost. So, pwede mo siyang itira ng itira kahit wala ka ng energy kasi zero yung cost niya. So, yun yung advantage niya. Although may disadvantage siya, may 30% damage sa sarili mo. Pero okay lang kasi nasa likod naman yung axe na to. Unless yung kalaban mo nga meron yung pan-target sa likod or yung fastest enemy. Yan. So, yun. Pagdating sa damage dealer, gusto nyo mataas yung speed. Pagdating naman sa beast, hanapin natin yung beast. Ayan. Beast. So, kapag gusto nyo ng beast, ang stats naman na hinahanap nyo, mataas yung moral. So, ha, pupunta nyo yan sa 58 over 61. Ayan. So, ano ba yung moral? Kunyari, ito, kinilik na to. 59 yung moral niya, malapit na sa 61. So, yun yung highest nga is 61. So, ito 59. Malakas na yung moral niya, yung base moral niya. So, depende na lang sa mga magiging card mo, no? So, yung moral kasi, pag mataas yan, mataas yung chance niya mag-critical. So, pag sinabing critical, halimbawa itong card na ito, 110 yung damage. At nag-critical, magiging doble yung damage niya, magiging 220. So, napakalakas yung damage na yun. Minsan, isang tira mo lang sa kalaban, pwedeng mamatay kapag nag-critical. So, yun yung ano, yung kahalagahan ng moral. Pag mataas yan, mas mataas yung chance na mag-critical siya. And yung last stand na binanggit ko kanina, pag mataas yung moral, mas mataas din yung chance na magla-last stand yung Axie. Ibig sabihin ng last stand, kapag yung kalaban, pinatay na siya, naging zero na yung buhay niya, yung HP, pwede pa siyang mabuhay ulit or hindi pa siya mamamatay kasi naka-last stand pa siya. So, yung last stand, pwede pa siyang tumira or pwede pa siyang mag-defend. May chance pa siyang tumira at mag-defend. So, yun yung last stand. So, may extra turn pa siya or extra HP na kailangan pa ulit ubusin ng kalaban. So, akala niya napatay na tapos biglang nag-last stand pa. Kailangan pa niya ulit patayin. So, yun yung last stand. So, minsan sa mga certain scenario, yun yung nagpapanalo, no? Yung akala na patay na, tapos biglang nag-last stand pa, tapos makaka-attack ka pa ng isa. So, yun, pwede mo pang matalo yung kalaban doon. So, ano ba yung mga magagandang card sa Beast? Ano ba yung hinahanap natin? So, punta tayo sa Beast. Yan. So, may mga in-demand na card sa Beast. Pagdating sa Mouth, yung maganda itong dalawang to, yung Nutcracker or yung Goda. So, sa Beast, depende kung gusto nyong support type siya or gusto nyong damage dealer din, kagaya nung Bird. Kapag damage dealer, pwede nyong hanapin tong Nutcracker. Maganda yung Nutcracker sa Adventure kasi ito pure damage talaga, no? So, kapag marami kayong Nutcracker card, deal 120% damage kasi siya kapag kinombo nyo pa sa iba pang Nutcracker card. So, pwedeng Nutcracker yung mouth nyo. Tapos yung tail nyo, Nutcracker din. Itong tail na ganito. So, kapag pinagsabay nyo yung Nutcracker na tail at yung Nutcracker na mouth, mataas yung damage kasi nga deal 120% damage kapag kinombo nyo sa iba pang Nutcracker card. Ayan. Or sa sarili nyang card, kapag dalawa yung na-draw nyo na ganitong card, pwedeng dalawang ganito pagsabay nyo itira. Yan yung magiging damage niya. So, malakas. And itong Goda, sikat din to kasi it destroys one of your opponent's energy. So, maganda to sa arena. Pero sa adventure, hindi masyado. Kasi sa adventure, yung mga monster, gusto nyo patayin agad. So, gusto nyo mataas yung damage. And hindi masyado sa energy, no? Pero sa arena, maganda to. So, kapag sa adventure type, hanapin nyo yung Nutcracker. Kapag arena type, ito. Destroy one of your opponent's energy. Kasi maganda talaga yung nakaka-destroy kayo ng energy ng opponent. Nasisira yung combo nila. Nawawalan sila ng pang-cast ng mga card nila kapag wala na silang energy. And yung sikat na card naman is yung Imp. No, yung Imp. Kasi yung Imp,
nagigain ka ng 1 energy per critical strike. Eh, kagaya nga na sinabi ko kanina, yung mga beast card, mataas yung moral niyan, so mataas yung chance na mag-critical strike siya. And hindi lang yung beast yung magki-critical at magigain ng energy, pati yung team mo kapag nag-critical sila, magigain ka rin ng 1 energy. So ito yung parang pinakamagandang card pagdating sa horde, yung imp. At saka itong dual blade. Kasi yung dual blade, mapapansin niyo ang taas ng damage niya, 130. Tapos deal 250% damage on critical strike. So kapag nag-critical siya, 250% yung damage niya. Tapos pag kinombo mo pa dito, magigain ka pa ng energy kapag nag-critical strike ka. So ayun yung mga combo niya. Pero ang magandang i-combo sa imp, pinakamagandang i-combo diyan ay yung Ronin. Ronin yung tawag dun sa card na yun. Ito, hanapin nyo siya sa parts. Type nyo Ronin. Ayan, Ronin. Tapos, hanapin nyo yung imp. So, pag yung dalawang yan, nasa isang axie, maganda yung combo niyang dalawang card na yan. So, yung Ronin at saka yung imp, yung tinatawag na Rimp Build. Ronin, Imp, Rimp. So, ano ba yung Rimp? Pag pinagsabay nyo kasi yung Imp at saka yung Ronin card, so nakalagay dito, gain 1 energy per critical strike, diba? At sinabay nyo dito sa Ronin. Sabi dito, magga-guarantee na critical strike yung tira nyo kapag sinabay nyo siya ng dalawang iba pang cards. So, mag-cast lang kayo ng tatlong cards. Isang ivory stab or dalawang ganito. Sigurado critical strike to at sigurado magigain kayo ng energy. So magandang combo yung dalawang yan pagdating sa beast. So again nga, yung energy maganda siya sa arena. Pero kung pang adventure, maganda yung mga nutcracker card kasi more on damage talaga siya. Mapapansin nyo matataas yung damage niya, 105. So yun yung hinahanap natin sa beast. Ngayon punta naman tayo sa aqua. No? Sikat din yung aqua na ano eh. Mapapansin nyo sa arena, marami rin gumagamit ng aqua. Kasi yung aqua, ito yung mataas ng konti, yung mataas yung speed niya, makunat din ng konti, parang plant. Parang halos nung stats niya, balance eh. Mataas yung speed, katamtaman yung kunat, mataas din yung damage. Kaya parang well-rounded siya, pwede rin siyang healer. So ngayon, pagdating sa aqua, ano ba yung mga hinahanap natin? So punta muna tayo dito sa stats. So sa stats, dahil nga balance siya, okay na yung ganyan, no? Pero pwede nyo taasan yung health, mga 45. Ayan. Ito pala guys, itong chart na to, makikita nyo, pag pure breed siya, pagdating sa aquatic, ang pinakang mataas na base health lang niya, 45. Pag pure breed na yon. So sa plant lang yung 61. Tapos sa bird, yun yung highest speed niya, 61. Yung sa beast naman kanina, yung moral, kaya yung umabot ng 61. Pero sa aqua, dahil nga well-rounded siya, balance yung stats niya, wala siyang stats na 61 kung mapapansin nyo. So, kapag pure na siya, kahit ano, hindi aabot ng 61 yung base health niya or yung speed niya, yung skill, yung moral, walang 61 dyan. So, kapag sinesearch nyo dito, tapos nilagay nyo, ay gusto ko yung aqua, makunat din, nasa 57 yung, nasa 58, walang lalabas kasi wala namang aqua na ganito kakunat. Kasi nga, yung ano niya, yung status talaga niya, ayan, hanggang 45 lang yung max health niya. So, kapag nilagay nyo 58, walang lalabas na result dito sa sinesearch nyo. Sabi nyo, ay, ba't wala akong mabili? Eh, walang makunat na ano eh. Walang ganun kakunat na aqua. Ayan, nasan? Ayan. So, ito lang. Titignan nyo lang tong guide na to. So, sa reptile, mapapansin nyo, ganun din, no? Makunat din yung reptile eh. Actually, yung plant, siya yung pinakamakunat. Ang susunod doon, reptile 57. And pangatlo yung aqua. Tapos yung bug, yung beast, at pinakamalambot yung bird.
Sa speed naman, pinakamabilis yung bird. Tapos yung beast at reptile, parehong 41. Pero yun nga, pangalawa yung aqua na 57. Tapos yung bug at yung plant, yan, mabagal sila. Kadalasan last turn sila, 31. Pag pure na yan, guys. So hanggang yan lang yung pinakantodo nila, no, 31. Kapag pure build. And sa skill, ito. Yan. Yung skill, guys, yan yung plus na damage kapag kumukombo kayo. So kapag meron kayong mga combo cards, dinadagdag tong damage na to sa combo cards. Ayan yung skill. And yung moral nga, yung critical. So ang pinakamataas yung beast. Pangalawa naman ngayon yung bug, no, mataas yung critical chance niya, tsaka yung mag last stand. So maganda yung bug sa arena. And yung plant, tapos yung reptile, ay yung bird din mataas din, no, 41, kapareho ng plant, tapos yung reptile. Ang pinakang lowest chance na mag last stand at saka mag critical yung aqua. Ayan. So parang sa aqua talaga, parang balance lang yung stats niya, walang pinakamataas, walang pinakamababa, parang average siya. So ngayon sa aqua, pag maghahanap kayo ng aqua, no, punta nyo yung click aqua, taasan nyo yung pureness, gawin yung 5 or 6. So gawin na nating pure, halimbawa, oh, mura pa rin, eh, no, $157 pure na yon. So ayun yung mga ano niya. Ano naman yung magagandang card sa aqua, tingnan natin. Ayan, sa aqua. So, sa aqua, pag maghahanap kayo, pag naghahanap kayo sa mouth, hanapin niyo yung lamb. Itong ganitong mouth, yan, lamb. Kasi yan yung parang pinakamataas niyang damage. Tsaka pinakamagandang card niya. Pangalawa, yung risky fish or yung piranha. Ito yung risky fish, yung parang may hook sa bibig. Yan, madalas yung nakikita, yan. Or itong piranha. Yan, yung parang galit. Yan, yan. Pero kung ano, makikita nyo itong lamb, rank S yan na card. So, maganda yan. Tapos, pagdating naman sa horn, hanapin nyo yung may star sa ulo. Or itong may oranda. No, yan may pulang ganyan, kagaya yan. Or itong clamshell. Or yung anemone. So, alin man dyan sa apat, magagandang card yan. So, pag nakita nyo yung anemone, itong card kasi na to, kailangan anemone rin yung likod niya. Kasi yung card na anemone, kada attack mo, nagre-restore yan ng 50 HP. For each anemone part this axe possess. So, gusto nyo, pag anemone build, marami yung anemone part niya. Para kada attack niya, imbis na plus 50 HP, plus 100, kasi meron pa siyang anemone sa likod. So, dalawa yung anemone part niya. Ayun. So, kailangan dalawa. Pag hindi dalawa, edi ito na lang yung iba yung piliin nyo kung alin dyan. So, kagaya nito sa likod, sa back, no? Ito yung pinakamaganda, yung goldfish. Rank S na card yan, goldfish. Kasi nagkakaroon siya ng speed plus to this axe for 2 rounds. When attacked. So, lalo siyang bumibilis. Minsan, nauuna pa siyang umatak kesa sa, ano eh, sa bird eh. Kapag hindi 61 yung speed ng bird, pwede pa siyang mas mabilis pa sa bird. So, kanina nga, nakita natin 57 lang yung high speed niya. Pero, pwedeng umabot ng 61 dahil sa card na to. So, sa iba pang part, kung anemone build niya, hanapin mo yung anemone na back. Ayan. Anemone. And yung sponge, maganda rin yan. Makunat din, pang pakunat. Yan. Tapos, apply attack plus to this axe if this shield breaks. So, mataas yung shield niya, 90. Yung hermit yung pinakamakunat, no? Kapag gusto nyo tanker yung aqua nyo, hanapin nyo yung may hermit sa likod. Itong shell, 115 yung defense niyan. Taas. Tapos, madi-disable pa yung critical strikes ng disable critical strikes on this axe during this round. So, pag tinira siya ng beast, hindi magki-critical yung beast kasi nga dini-disable niya yung critical strike on this axe during this round. So, napakagandang defense talaga niyan. Hindi magki-critical yung beast or yung matataas na critical na kalaban. So, yun yung hinahanap niyong card pagdating sa
ano, sa aqua. So sa tail, ano ba yung magagandang tail? Itong Nemo, napapansin niyo parang isda na yan, yan sikat yan. Maraming in demand yung card na yan, yung Nemo. Kasi nag-gain siya ng energy, no, kapag kinombo niyo with another card. So mag-cast lang kayo ng dalawang card, may plus 1 energy na kayo. And ito, o kaya yung koi. So alin man niya sa tatlo, okay siya. Itong shrimp, kahit classy siya, okay pa rin siya kasi yung shrimp, pangpatay siya ng ano eh, ng kalaban na nasa likod eh. So kung gusto nyo patayin yung damage dealer na kadalasang nasa likod, gamitin nyo yung shrimp tapos kombuhan nyo ng mga damage na ito. Yan, matataas na damage. Mapapatay nyo yung nasa likod, kadalasan yung bird or kung anumang axe yung nasa likod, yun yung itatarget niya. So kahit class ito, malakas pa rin itong shrimp. Na ito, yan, shrimp na yan. Pampatayan ng damage dealer sa na-axe kadalasan yung nasa likod. So, yan. Mataas yung value niyan pagdating sa arena. Pero sa adventure, syempre, kahit ano yung kalaban nyo sa harap o sa likod, kailangan nyo patayin. Yung mga monster kasi sa adventure, hindi naman nila nilalagay lang yung damage dealer sa likod, no? So, minsan kahit nasa harap, ganun pa rin, mataas pa rin yung damage. So, regardless, hindi nyo na kailangan kung ano yung target. Ayun. So, yun yung sa aquatic. So, yung sa bug at saka sa reptile, siguro tignan nyo na lang kung ano yung mga magagandang card. No? Punta na lang kayo ulit sa website na to para mag-guide kayo kung ano yung mga magagandang card para sa bug. Yan. Itong bug pala guys, itong axe na bug, maganda to sa arena. Kasi yung mga card niya halos puro status effect. Maraming mga status effect, mga stun, mga ganun, no? Pero sa adventure, hindi masyadong ginagamit yung bug type. Kasi yung status effect maganda sa arena, pero sa adventure more on gusto mo mataas yung damage para matapos agad yung stage. So hindi mo na kailangan status effect, ang gusto mo tapusin agad yung stage, kaya more on damage dealer yung kailangan mo pagdating sa adventure. So yun yung bug class. And yung isa pang class is yung ano, reptile. Ayan, reptile. So ito pangalawang makunat, no, kung ayaw nyo yung plant at gusto nyo pa rin ng semi tank, pwedeng yung reptile yung pumalit sa position ng plant. Ayan. So tignan nyo na lang din kung ano yung magagandang card nya. Ayan, tiny turtle. Ayan, itong mouth. Ayan, tiny turtle. Sa horn, itong incisor, yan. Or sa back, tri spikes or green thorns, itong tatlong spike or yung green thorns, yan. O red ear, bone sail, croc, yan. Tignan nyo na lang dyan, guys. So, ayun lang yung, ano, yung guide ko sa pagbili nyo sa marketplace. And also, dagdag ko na rin, guys, itong breed count. Hayaan nyo lang yan na nasa 7. Kasi kung nag-uumpisa pa lang kayo sa Axie, hindi pa naman kayo magbe-breed, so okay lang na mataas yung breed count niya. Pero kapag plan yung kumita at ang balak nyo talagang bilhin is magbe-breed kayo, so dapat isesearch nyo 0 yung breed count. Yan, 0 nyo yan. Tapos yung pureness gusto nyo 6. Yan, kasi kung magbe-breed kayo maganda pure, tapos 0 yung breed count. Kasi kapag 0 yung breed count, mas mura pa siyang i-breed. So ito guys, kapag magbi-breed kayo, kapag 0 pa yung breed count niya, sabihin virgin axe pa siya, hindi pa siya nag-breed. So first time na i-breed nyo siya, 150 yung SLP na magagamit sa isang axe, plus yung partner pa niya, another 150. Diba? So yun yun. So pagdating naman sa ano, sa zero yung breed count, so yun nga, magbi-breed kayo, kailangan zero yan para mura pa. And kapag magbi-breed kayo guys, hindi nyo gusto na lumagpas pa sa breed count na 4, kasi yung 4 na breed count mataas na yon. Ayan, so mapapansin nyo kapag breed count nya 4 na, 1200 SLP, so masyado nang mahal. Tapos yung partner pa niya, so 2,400 SLP yung magagastos nyo. So kadalasan,
Minsan yung mga player hanggang tatlong breed lang sila para kumita, ibebenta yung ano no, yung offspring o yung baby na Axie. So yung cost ng SLP mako-cover pa rin ang cost ng binebenta yung Axie, pero pag 4 pataas na, hindi na masyado. Depende na lang kung yung Axie talaga no, yung napakaganda ng skill set, rare yung mga cards, maganda yung combo, pwede nyo pa siyang i-breed ng hanggang 4. Pero itong 5 and 6, masyado na tong mahal guys. So, dinidiscourage na tayo na i-breed pa natin sila. Unless siguro, perfect yung ano niya, yung gene, perfect yung cards, lahat. Pero personal use nyo na lang siya gagamitin. Pero kung gusto nyo ibenta at tumubo, parang hindi na yun mangyari. Kasi yung magagastos nyong SLP doon, is kapag binenta nyo, baka mas mahal pa yung nagastos yung SLP kesa dun sa price na ibibenta nyo siya. So hanggang 3 lang kapag gusto nyo tumubo. At 4, kung mga special Axie talaga na napakaganda nung jeans or yung mga cards nila, hanggang 4. Ayan. So yun lang guys yung mga tips and guide ko pag namimili kayo sa marketplace. Gamitin nyo lang itong mga filter na to. Pagdating sa plant, yung health. Pagdating sa bird, yung speed. Pagdating sa beast, check nyo yung moral. And ganun din dun sa iba pang mga Axie, yung aqua, yung bug, tsaka yung reptile. And check nyo na rin yung guide na inano. Ilalagay ko yung link ng guide na yun sa description para makita nyo kung ano yung mga magagandang card na hahanapin nyo. Para hindi na kayo mahirapan, itatype nyo na lang dito yung parts na yun. At mahanap nyo na yung mga Axie. So yun lang guys, salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. And kita-kita tayo sa next video. Kuk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